everyone! Good morning! I'm back! This is Ambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Pilay na ba ang binibining Pilipinas ngayong taon na to? Kung bakit yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, sa lahat naman ng mga bago nating subscribers, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe nyo dito sa channel ko. At sa lahat naman ng makamamasam dyan, na laging sumusuporta araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang binibining Pilipinas tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay excited na dahil this coming January 31 ay magaganap na nga ang final screening ng Binibining Pilipinas. Nung nakaraang taon, grabe diba? Sobrang dami na magagandang nagsasalihan dito. At hindi lang yun, talagang grabe yung bardagulan nila. Halos ito yung taon na to na nahihirapan tayo pumili kung sino nga bang mananalo dahil sa sobrang dami ng magagaling. And then ngayong taon na to, syempre excited tayo dahil ayun nga, syempre winwish natin na sana talaga maraming magsisalihan dito sa Binibining Pilipinas. Plus nandoon yung, alam mo yun, yung katulad ng nakaraang taon ng gusto ko mangyari, yung sobrang dami ng magaganda na maglabasa ng mga binibini. Pero ako kasi, naniniwala pa rin ako na iba talaga ang market ng binibini. Sabi nga ganun, once you are binibini, you're always a binibini. So ito nga, medyo may masamang balita. Nung nakaraan taon, di ba? So yun na yung last ng Binibining Pilipinas Grand International para sa Binibining Pilipinas. At ngayon nga, nag-separate na yung Miss Grand Philippines. So wala na siya sa Binibining Pilipinas automatically. At alam na ninyo yon. Pero eto pa, ang Miss Intercontinental mukhang wala na rin ngayong taon na to dito sa Binibining Pilipinas. Dahil narinig ko ba lilipat nga daw ito sa mutya ng Pilipinas kung saan doon talaga siya dati. So medyo nakakalungkot kasi syempre parang mababawasan ang corona ng Binibining Pilipinas. Ngayon ilan na nga lang ba ang corona ngayon dito sa Binibining Pilipinas? Merong tatlong corona ang Binibining Pilipinas. Merong Binibining Pilipinas International, Binibining Pilipinas Globe, at Binibining Pilipinas Charm. O, diba? So, yan ang bagong corona ngayon na pumasok dito sa Binibini, yung Binibini Charm. So, excited tayo kasi gusto natin malaman kung ano ba yung mangyayari ngayong taon na to dito sa Binibining Pilipinas. But at the same time, medyo nakakalungkot kasi kung iisipin mo, parang pilay ba ang Binibining Pilipinas ngayon? Kasi syempre nawala yung talagang sumusuportang pageant katulad ng Miss Grand. Kasi di ba yung Miss Grand, miski pa paano, marami nagsisalihan dahil gusto nila makapunta talaga sa Miss Grand, makasali sa Miss Grand. Pero ngayon wala dito ang Miss Grand. So hindi natin alam kung ano ang mangyayari ngayon dito sa Binibini. Una, inaasahan ko na sana ito, okay itong ipinalit ito sa Miss Grand Yung Miss Cosmo World. Kasi, ayan, ang laki ng prize, di ba? So, feeling ko, kapag ayan ay napunta sa Binibining Pilipinas, maraming mga kandidata na maghahangad sumali sa Binibining Pilipinas, panghatak ba niya? Dahil sa sobrang ng prize na makukuha nila doon sa Miss Cosmo. So, lahat yan, syempre, sino ba naman ayaw ng kulang-kulang ilang milyon. So, yon. So, yun yung inaasahan ko na mapupunta to dito sa Binibining Pilipinas. Pero mukhang hindi. Plus, nandoon din, umaasa din ako na sana ang Miss Aura International ay mapunta nga dito sa Binibining Pilipinas. Kumbaga, parang kung sakasakali, ito yung magandang pamalit talaga dito sa mga pageant na nawala. Kung iisipin mo, kung nakuha pa nila yung Miss Charm and then may Miss Globe pa, so, limang corona. So, masaya pa din ang Binibining Pilipinas. Ngayon, hindi ko alam kung paano to. Dito talaga masusubukan yung loyalty natin dito sa Binibining Pilipinas. Kasi, kung iisipin mo, ang Miss International, may reigning queen pa sila na hindi pa nakakalaban. At kung ako siguro sasali, medyo parang, ay, nako, baka matengwa ako, di ba? Ito yung si, di ba? Ang reigning queen nila ngayon ay si Nicole Bormeo. So,
syempre siya muna yung ilalaban, tapos yung mananalo ngayon ay waiting. So ako, para sa akin, siguro mas maganda mag-skip talaga sila ng isang taon eh, for the Miss International, kasi meron ngang reigning queen. So parang ang tagal ng preparasyon nila, tagal ng paghihintay. Plus nandiyan din syempre yung Miss Globe naman, okay yan. So wala naman akong problema doon sa Miss Globe. Parang thank you, at least nandiyan pa yan sa binibining Pilipinas. Plus nandito na yung Miss Charm. Yung Miss Charm, yes, nakuha nga natin. Pero may Miss Charm 2023 na. At ngayon nga, nagkukumpit na sila sa magaganap nga na February 16. So yung mananalo dito sa binibining Pilipinas Charm ay mapupunta pa siya o lalaban pa siya sa isang taon pa. So medyo matagal-tagal din talaga yung hihintayin ng mga kung sino man ang mananalo dito sa binibining Pilipinas. So medyo nakakalungkot kung iisipin mo. Si Globe lang talaga yung isa salang. Pero na lang kung makakakuha mga sila ng iba pang mga corona na para panakit doon sa mga nawala. So medyo ngayon ang tingin ko, talagang baksak ang binibining Pilipinas pagdating doon sa mga corona, kung paano sila makakahatak ng kandidata. But this coming January 31, matetest natin kung marami pa bang mga girls na interesado sumali sa binibining Pilipinas. And I hope, so doon natin masusubukan yung loyalty talaga natin dito sa binibining Pilipinas. Kung yung mga girls talaga, matagal na nilang hinahangad na mag-join sa binibini. So kung iisipin mo, nakakalungkot yung nangyari sa binibini, no? Dati ang binibining Pilipinas, halos lahat ng major pageant nandiyan. Andiyan yung Miss World, andiyan yung Miss Universe, at syempre yung Miss International. So tatlo lang ang corona, pero bongga naman, di ba? So kasi puro international ano talaga yung major crown eh, di ba? So kung iisipin mo, kahit sinong girl talaga magsisisalihan dahil gusto kong pumunta sa Miss World, gusto kong pumunta sa Miss International, gusto kong maging Miss Universe. At grabe yung kalidad. But kung iisipin mo din naman sa kabilang banda, ang binibining Pilipinas ang isa sa mga pinakamagandang pageant sa ating bansa. Dahil kung babalikan mo ang mga binibini noon, katulad nga na sinabi ko, yung tatlong corona na mula dito sa binibini na talaga naman ay lahat nyata ng major crown ay nasa kanila na, di ba? So napakasaya. And then plus nandoon din yung dati na wala man yung Miss World, pero yung mga pumalit naman, katulad naman ng Miss Supranational at saka Miss Intercontinental, plus nandiyan din yung Miss Grand. Na ngayon, meron ng mga kanya-kanyang pageant. Kung iisipin mo, itong mga pageant na to na kilala because of binibining Pilipinas. So, dapat bang mangamba si binibining Pilipinas ngayong taon na to? I think hindi. Hindi siya dapat mangamba kasi maraming beses niya nang napatunayan sa atin lahat na ang pageant ng binibining Pilipinas ay isa sa mga pinaka the best na pageant sa Pilipinas, sa national pageant sa Pilipinas. Plus, ando doon ako, naniniwala ako, kahit pa isang corona na lang ang natitira sa binibining Pilipinas, madami pa rin magsisisalihan dito sa pageant ng binibining Pilipinas kasi ang hinahabol nila dyan yung maging title ka ng binibining Pilipinas. So, ilang taon na ba ang binibining Pilipinas? I think hindi mawawala yung sinasabi mong tatak binibini, di ba? So yun, kahit pa sabihin pa natin si Globe at Charm na lang yung bagong corona dyan o yung natitirang corona plus international, kung iisipin mo, dati nga tatlo din naman yung title, di ba? Saan ba natin nakilala si Universe? Saan ba natin nakilala si World, di ba? Sa binibining Pilipinas. So ibig sabihin, itong si Miss Charm at saka si Miss Globe, kayang palakihin ni binibining Pilipinas in the future at makilala ng bonggang-bongga, di ba? Si Miss Globe nga, saan ba nakilala yan? Sa binibining Pilipinas. So yon, so laban lang binibining Pilipinas. Ako, para sa akin, mananatili akong sosoporta sa binibining Pilipinas kahit anong mangyari dahil isa akong batang binibining Pilipinas. Di ba? So yon. So sana makakuha sila ng marami pang mga corona katulad na sabi ko. Sana makuha nila yung aura at saka yung Cosmo World. Para kasi mas bongga. So malay mo, makuha nila. So tingnan natin kung ano ang mangyayari dito sa binibining Pilipinas
2023 kung gaano kadami yung sasaling mga kandidata na lalahok dito sa pageant nila. But guys, please, lagi natin suportahan Binibining Pilipinas dahil once you are binibini, you're always a binibini. Di ba? So yun guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Tingin ba ninyo, pilay ba ang Binibining Pilipinas ngayon? At kung yan ang tingin ninyo, ano ang dapat natin gawin? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. Guys, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang support ang binibigay ninyo dito sa channel ko. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. So yon, guys, always keep smiling and always think positive. Sabi nga ganon, walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow! Paalam!